And isang magandang umaga, Tarlac City, and welcome to Kaisa Gacho Patrol. Today is February 23, 2018, and it's a Friday. Sa mga nakatrabaho po, at ilang oras na lang tayo ay mag-relax na going to the weekend. Ang ating pong programa ay inahandog ng Office of the Tarlac City Mayor upang mas marami ang maabot ng mga magagandang balita at ginagawang reforma at serbisyo publiko ni Mayor Cristy Angeles. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na talakayan na punong-puno ng mga napapanahong usapin para sa siyudad ng Tarlac. Ako po ang inyong lingkod, si Bapang Bong or Bong Clemente. At syempre, pinakikilala ko uli ang ating kasama, ang ating kaisang host, si Aching April. Good morning, Bapang Bong! Weekend na! Finally, relax mode tayo. Pero before that, syempre, ano muna tayo? Isang munang araw pa ng pagpapagod para sa ating syudad. Laks. Yeah! Yun. Of course! Live po tayo sa DZTC 828 kHz sa AM at mapapanood niyo po kami ng live sa Facebook, just visit the official page of the Tarlac City Information Office page. Yes, doon po kayo pwede mag-send in your comments and let us know what you think and for you to know what to send in your comments. Ang ating guest, ang ating maginoong panauhin ngayong umaga ay walang iba kundi... Si... Ano ba? Name mo na or ano? Siyempre, ang guest po natin ay si Engineer Godfrey Aquino. Siya po ang head ng City Transport and Traffic Management Group. And OIC ng POSO natin. POSO. So, sir, good morning and welcome to Kaisa Radyo Patrol. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Bong. And good morning po, Miss April. Hindi ako matanda, kaya hindi ako Aching April. Actually, pwede ka na, senior correspondent. Ano ba? Walang ganyanan. Huwag ka magulo, mag-announce ka na lang. Oh, sige, actually, syempre, ano, we are here to ano, announce the good news na nangyayari, mga pagbabagong reforma sa ating lokal na pamahalaan ng siyudad ng Tarlac. Siyempre, unahin muna natin, ito, we cannot stress enough kung gano'ng ka-importante na i-promote natin yung kaka-open lang this month noong Angel's Pharmacy o yung libreng gamot na isa po yan sa pinangako ng ating mabuting mayor. Ano po yan? Natatagpuan po ang Angel's Pharmacy sa second floor ng City Hall natin. Ngayon po mga kaisa, magdala lamang po kayo ng... Ang tawag dito, voter's ID. Reseta from the health officer. Uh-huh. And the certificate of indigency na makukuha sa mga barangay officials po natin sa ating mga dyan, barangay halls. Tama yan, Bapang Bong. Ang ating aksyon, ang health hotline. Kung may nangyayaring gulo sa inyong mga lugar, re-responde agad ang ating mga kapulisan. Kung may sunog sa inyong lugar, darating agad sa inyong saklolo ang Tarlac City Bureau of Fire Protection. Kung meron kayong mga nirereklamo tungkol sa basura, kung may nangangailangan ng ambulansya, itawag sa Action Angel 24/7 hotline. So para sa landline, tumawag lang sa 470-8647 at sa mga Globe subscribers, 0995-231-2411 at para naman sa Smart, 0921-930-0047. Ayan! At ang nasabi natin, sana naman hindi ma-traffic ang ating mga comments na dadating ngayon kasi ang ating topic for this morning, because with our special guest, again, Engineer Godfrey Aquino. He is the head of the City Transport and Traffic Management Group and also the OIC for the Public Office and Safety. Public Office and Safety Office, POSO. Kayo rin po pala ang OIC ng POSO. Ang dami. Hindi ba na-traffic ang iyong guluhan sa bahay niyan? Sige, Engineer, tell us naman a little something about you bago tayo pumunta sa nitty-gritty ng iyong trabaho. Yes, sino ba si Godfrey Aquino? Yes, ma'am. Ako po ay, unang-una, I was born in 1980, September. Tapos,
because parang pinapahuwating nila bata siya sa atin. Sige na nga. Yes, I was born in Palimbang, Sultan Padarat. Actually, I was born in Mindanao. I was raised in Luzon, specifically sa Kamilingkog. Okay. And I graduated po my college degree in 2005. I took a Bachelor of Science in Genetic Engineering. Oh, genetic! Yes. In the same year po, nakuha ko po yung license ko. I took the board exam that same year. Tapos, after po ng aking board exam, I was forced actually to enroll again for another course, which is Bachelor of Science in Nursing. Nursing? Wow, double major. Pero hindi ko po tinapos yung nursing. I only finished 47 units at CUDHDI. Okay. And then after that po, I decided to stop and then started practicing my profession, which is the engineering. Major po in land surveying. Okay. Oh, ang official title, ano ang mga geodetic engineers? Sila lang ang may lisensyang manilip. Ayan. Yes. Yan ang mga engineers na may lisensyang manilip. Tapos nasa poso pa siya. Poso, mga kaibigan, poso po, poso. Mga kaisapo. Poso. Hindi yes. Po? Poso. Pero naninilip po talaga si Engineer Godfrey. Oh, ayan, sige. Oh, so, after you graduated, how did you get into public service? You are with our government, with our city government now, and medyo may hawak po kayo ng mga vital na yes, posisyon. Oh, paano po tayo napunta dyan sa public service? Yes po. In 2011 po ako po ay nag-walk in. And then I wrote a letter addressed to the former mayor. Tapos ako po ay napagbigyan. And then I started naman po as a job order employee. Alright. Ako po ay na-detail sa architect's office, and then na-detail po sa Senro. This was the time po na ako po ay pumawak talaga, literal, ng isang walis, daspan, and then sa basurahan. Okay. And then we have a lot of activities po during that time until I was recognized. Tapos nabigyan po ng pagkakataon na makasual in 2013. And then ako po ay nakakuha ng permanent item in 2015. Plantilla ko po ay sa engineering office. Sa engineering. Oh, so sa City Hall, sa lahat ng nasa engineering's office. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa inyong pag-tune in dito sa Kaisa Radyo Patrol. Oo nga, napakaganda ng kwento na parang Rose from the Rocks. Talagang mapapa-inspire mo yung mga kabataan. Imagine, walk-in ka pa ha? Yes. Walk-in pa siya. So napaka-inspirational. So, saludo kami sa inyo, sir. Thank you, sir. Ayan. At congratulations kung nasaan kayo ngayon. Okay. At kung nasaan ka naman ngayon, kamusta naman ang traffic situation ng Tarlac City? Yes. But being the head po ng CTTMG, ng City Transport and Traffic Management, as well as with the Public Order and Safety Office, tayo po ay nagpaplano, nag-i-implement ng mga ordinances kasi it's one of the function of POSO. Tapos we also coordinate with the Sangguniang Panglungsod to implement temporary traffic schemes. Alright. Like po yung nagawa natin, number one sa SM, we have installed railings po kasi originally meron po tayong traffic congestion dun sa may footbridge. Alright. When we installed the railings po, natanggal natin yung congestion doon. And then also with Zamora Street. Ito yung sa may pag-exit ng SM, yes, di ba? Bawal kumaliwa. Opo. Kasi naglagay kayo ng railing. Yes, okay. So umusog lang naman sila ng konti. Tapos nag-U-turn. Actually, it was designed that way po. Para, okay. Para makapasok sa street po, papasok ng binagganan. Yeah. Okay. Yes. All right. Okay. Sorry, kailangan ko pa isipin na yun, di ba? Kung nasa. Ayan. So meron, ito yung mga initial at well, still ongoing na mga in-implement nyo, di ba? To help solve the congestion, the traffic conditions in the city, di ba? Pero, engineer, technically, nasa National Highway pa rin yon. Yes, ma'am. O, paano ba yon? Pwede ka ba talagang makialam doon? Opo, with proper coordination po sa ating mga national agencies. Okay. And if it's for the betterment naman ng ating syudad, I don't see na tatangyan naman po tayo. Just like what happened po sa okay, so kanino ka nakikikoordinate, engineer? We always coordinate po maliban po sa PNP and since it's a national highway, yes. We also coordinated it with DPWH.
So sasabihin lang, ito po ang plano namin sa area. So DPWH, ito yung plano namin. Alam namin national highway to. Pero pwede ba namin gawin to? Ganon. Correct. Very good. Okay. Yan yung nitty-gritty ng iyong trabaho. Pero as a whole, kamusta naman po ang makikipagtrabaho natin sa ating kagalang-galang na Mayor Cristy Amiles? Well, ang ating pong talagang ina ng ating lungsod, si Mayor Cristy Amiles, yan po ay sobrang simpan. As a matter of fact po, napaka-hands-on po ni Mayor Cristy. At bilang employee po, bilang head, talagang matcha-challenge ka po to always do your best. Ayan. Always do your best, Batang Bong! Actually, ang dami nagsasabi na rin, nakakahawa daw yung pagiging dedicated ni Mayor. And again, a lot of the people na pinapakilala namin sa show, na kasi today is the 5th episode po ng Kaisa Radio Patrol, nire-introduce po kasi natin yung ating mga kawani ni Mayor sa pag-aaruga ng ating syudad. And all of them, sinasabi nila, nakakahawa daw si Mayor mag-work kasi talagang sobrang dedicated, talagang pinatapos lahat, tinututukan. So, naririnig nga po namin na sinabi nyo. Kaya, kami natutuwa actually na meron tayong isang working government sa Tarlac City. Yes, yes. And of course, as you said, diba, kaya working, literally, yes, literally. Working, diba, gumagana ang mga programa, dahil nakikita nila na ang ating mayora, ang ating ina ng lungsod, eh working din talaga. Very hands-on, as you said earlier, di ba? Kaya natutuwa rin naman kami. Kaya, ang hindi lang namin kinakatuwa minsan, eh ang traffic. Yes, ma'am. Actually, traffic is a sign of progress. Kaya nakatutok sila kasi they adjust. Yan. Tama po ba? Traffic is a sign of progress. Yes. Gawin mo pang mas matraffic ang Tarlac. Ganun ba yan? Yeah, lalo siya magbabantay at maghahanap ng mga ano, mga rerouting. At lalong gagawa ng paraan. So, actually, diba? Speaking of, aside sa rerouting, meron din kayo mga clearing operations. Tama yes. po ba? Sa inyo rin yon. Sa inyo rin engineer. Opo. Okay. Actually, yesterday po, we have a joint operation. Again, since it's a highway, we tap DPWH naman po. Right. So we have cleared MacArthur Highway po, simula po dito sa may Salakungan, papunta po ng Sapang Tagalog. So back and forth po, we have confiscated lahat po ng mga signage na nakahambalang sa daan. As well as we have confiscated some tables na ginagamit ng isang karinderya sa mga sabitin. Okay. Tapos yung mga natitinda po ng prutas ay binigyan natin ng 7 days. 7 days na, to clear. Okay po, to clear yung portion ng road. Actually, I question lang for us na mga nasa private. When you confiscate those things, saan po natin, binabalik naman po natin, at saan natin po natin inalagay, mga ganun po. Kwento naman po kung paano para mas maintindihan ng mga tao. Kasi alam mo naman ng mga tao, baka sabihin, oy, kinuha, paano kami? At least right now, maintindihan natin kung ano yung tamang proseso po. Okay. Kapag ang nag-confiscate po ay mga personnel ng poso, yung mga naka-confiscate po ay pwedeng kunin sa ating city hall. We actually have there yung tinatawag natin yung impounding area sa mga sasakyan. Tapos kapag highways naman po, since area of responsibility ng DPWH, all accountables po ay sa DPWH. So yung mga kinonfiscate po namin kahapon, maaari po nilang kunin muli sa opisina po ng DPWH dito sa may Parsolingan yun. Alright. Second district, sir, pala. First po. Second, sir, tayo. Second. Ang Parsolingan? Parsolingan po is first district. Okay. Yeah, but we are located in Tarlac City, second district. Kasi yes. Natin ako. Tama. Ang nga pala kasi boundary ng Parsolingan. Okay. Sorry. Alright. Sorry ka dyan. Okay. Also, nagki-clear kayo. Like yes, what you did yesterday. You said you cleared some areas with the vendors. Yes. And we know that you have cleared sidewalk vendors. Yes. Diba? Na-clear na tayo para maging mas maluwag ang ating mga... Para better for the commuting public. Tama. Okay, diba? Tsaka sa mga, para rin sa mga private vehicles, para hindi nagugulo masyado, diba? Yes, ma'am. Nasaan yung mga sidewalk vendors natin? Yes, po. Na-impound. Na-impound! Isa po yan sa tinuturan ng ating napakasipag ni Mayor. When she started her administration,
nakita po niyo na meron tayong mga sidewalk vendors. That's why we have a new market, yung kung tinatawag nating Riverwalk Market. All right. So from sidewalk vending po, nirelocate po sila sa ating Riverwalk Market. This is along the Aquino Boulevard. Yes. Sa'yo ba yun? Aquino Boulevard. Kamag-anak mo ba siya? Okay. So that's along Boulevard. Yes, ma'am. So those that you've cleared wherever they are in the city, nire-relocate natin sila sa Riverwalk. Yes, po. Okay. And how is that going so far? Yung Riverwalk po natin is working fine. As a matter of fact, ang dami pong masasayang mga sidewalk vendors na ngayon may sarili ng tindahan talaga. Okay. Kasi sa katunayan po, may mga nagtitinda before na nawalan or nagpagkaitan ng pagkakataon na magtinda sa kanilang talagang pwesto. So because of the Riverwalk Market, marami pong napasaya ang ating mayor sa kanyang administration. And also, I would also like to consider po yung efforts din po ng ating task force market. Kasama right. po natin sa actually sila yung sole responsibility nung pag-aayos naman ng ating sidewalk vendors. It's more of assistance ang POSO. But this coming March po ay mag-integrate na po sila. Ah, so dadagdagan na naman yung trabaho mo, engineer. Ayan, tama yan. Sige. Kanina na-mention natin yung sa may SM. Yes, ma'am. Diba? Kasi naglagay kayo ng railings, para ganyan-ganyan. Pero engineer, mula Metro Walk, Metro Town, hanggang SM. Diba, there's an intersection there, yung Metro Town? Yes. Hanggang SM. Ang traffic! Sakop niyo ba yun? Sa inyo pa rin yan? Actually, ma'am, sa when it comes to area of responsibility, especially sa traffic management, national highways like MacArthur Highway po sa nabanggit yung lugar is the area of responsibility ng ating Philippine National Police. PNP. Yes po. However po, through the leadership po at sa initiative ng ating city mayor, tayo po ay nagtalaga na ng ating mga enforcers sa mga intersection along the highways. Sa ngayon po, may makikita na kayong mga mangilan-ngilan pa lang naman na enforcer, but starting this March po kasi dahil pinapalakas natin ang ating mga enforcers from 57 enforcers po kasi beginning March magiging 78 enforcers na. Wow. Yun po yung pag-i-integrate na po ng task force market to traffic management. Okay. So again, we will try to solve it. Pinapalakas meaning pinapadami ang mga itatalaga sa area na yan. So we expect that the flow of the traffic there will ease a little? Yes, ma'am. Definitely po. Okay. Kasi most of the time po kasi, sir, ma'am, isa sa mga cause ng traffic is discipline. Yes. If motorists don't see enforcers meeting the red light, nakalusot kumbaga. Yes po. So mas maganda po talaga na may visibility ng enforcer aside from the PNP enforcer. Okay. Tututok talaga. Isa, tayo po ay relax lang magmamaneho at huwag po tayo mag-pause ng traffic kasi lahat po tayo ay mapapahamak or may istorbo din. Oo, alam natin yan, yung madaming mga road rage, di ba? Lalong nagkakagulo. At pag hindi po tayo disiplinado, nako, magulo, mas matagal pa tayo, mas tatagal pa, di ba? Pero, meron ba tayong ginagawa para ma-educate ganyan? Yes, alam ko parang LTO before you get the license, supposedly, pero bakit ang daming pasaway? Sa ngayon po, ongoing ang ating inspection. Actually, one of the functions ng POSO is to inspect public utility vehicles for the renewal of their mayor's permit for this year. Okay. Kung sa tricycle lang po, kasi may dalawa tayong sasakyan, PUVs, ito po yung mga minibuses, jeepneys, at saka school transport. Tapos meron naman po tayong MTC, which is ito po yung pampublikong
tricycle natin na napakadami. Yan ako! Umpisa pa lang yan, minention mo, ikaw nag-mention ng tricycle. Yes. Sige, tuloy mo yan. So during the process of inspection, upon checking their documents mo, meron tayong isang inspector doon na magsasabi ano yung mga bawal. Ano yung mga pwede mong gawin, ano yung hindi mo pwede gawin. So doon pa lang po sa inspection natin for this year, nati-check na po na ayos na natin. So it's part of our information and education campaign. Aside po doon sa pag-discuss natin minsan sa mga schools, like I have discussed po yung Fair Matrix guidelines before, yes, sa ating Don Bosco, Holy Spirit, yep, and other schools. As well as po, meron tayong pinapakalat naman na leaflets sa mga Fair Matrix. Mm-hmm. And aside from that po, meron tayong mga billboards, billboard sa tamang pamasahe po. Oo, yes, sa tamang pamasahe. Po yan. Okay, actually, speaking of tricycles, paano naman po natin, ano, kasi right now, marami tayong mga colorum. Let's admit it, may mga colorum po. Oh, engineer, meron pa rin, diba? Madami-dami pa rin. So paano po natin ma-handle po yun? Kasi right now, let's say na-accident, huwag naman. Pero mahihirapan habulin ng private citizen kasi hindi registered for public. Totoo yan, sir. Actually, we have a way to identify. Actually, I would like to take this opportunity para manawagan po sa ating mga kababayan to patronize yung legal na tricycle po. We have a way to check. Ayan, sige, engineer. Paano natin malalaman kung hindi... kung original ba tawag doon at hindi colorum, hindi pirated ang sinasakyan nating tricycle. Yes po. Ang tricycle po na may plumbing sa Trilac City, ma-identify mo po by color. Alright. We have only two colors ng tricycle with franchise. Okay. Ito po ay color yellow and color green. Alright. Yellow and green, mga kaibigan. Tapos may body number po yan. And in front of the sidecar, meron pong mayor's permit. Yung po yung body plate number. That's inside the tricycle already? Sa labas po. Sa labas. So, siya yung parang plate number niya? Yes, ma'am. Okay. Kung basa ko, Jay, may plate number siya. Yes. Yung po yung mga palatandaan na ang tricycle na yung makita ay may legitimong franchise. Okay. So, hindi siya pirated pag yellow or green siya. Yes. Meron siyang plate number or yes, body number. Ah, iba pa yung body number sa plate number. Normally po kasi yung body number is naka-paint siya. Yes. Tapos yung plate number naman is naka-dikit. Opo, tapos may sticker po siya. Like for example, pag nag-inspect ka for this year, may 2018 sticker na po siya. Alright, tapos may mayor's permit. Yes, yun po yung mayor's permit, ma'am, yung plate number. Ah, yung plate number is the mayor's permit, yes, already, which is outside the sinasakyan. Tama. Sinasakyan naman, exactly. Pinagtatawanan exactly mo ko. Why naman ba? Pero sabi naman ni Laika okay, De Leon. Salamat Laika De Leon. Sabi ni Laika, it's always nice to listen sa segment nyo. Very informative. Real ang data at very lively. Oh, lively! Wow, buhay nice ka! Ako yung magaling. Ito yung... Ako yung lively! Pero sino yung real data? Ayun, no, nakasilip. Ayan. Good morning, Sibes! Anyway, tapos actually, meron ba? Wala lang. Gusto lang ni Lisa Tabo. From Japan. Wow. Lisa Tabo Konuka from Japan. Ayan. Marami. Hello, Lisa! Konnichiwa! Ay, yun ba yun? Tama ba yun? No. Sige na lang, kanyari. Okay. Sandali! Gusto ko muna i-greet ang ating mga listeners. Si Lovely Martinez, Jam Soriano, Paula Maribel, at syempre, ang mga millennials of Tarlac. Si Lolita Cruz Puri, Ella Valencia, Homer Lee, Jenny Peralta, Jules Galang, magandang umaga at maraming salamat at kayo ay nakatune in sa Kaisa Radio Patrol. Yes. Actually, ako, I have a question. Pet peeve ko to it. Ito, nag-grip pa ako eh. Sorry. Sige na nga, hindi, wala. Tapos Yun. Ano pet peeve mo? Miedo, okay. Natuwa ako lately, ang aliwalas from the plaza, yung mga poste. Malamig?
Ah, hindi lang pala. Maaliwala si something. Welcoming, sorry. Welcoming sa mata. Ano po yung mga ginawa natin na kakaiba nao, na bakit ang linis tignan nung F. Tanyedo, yung mga poste, even the facade of the Toilac Plazuela? Yes po. Ang F. Tanyedo po sa ngayon ay one way on a certain portion. That is coming from Panganiban Street, doon po sa may PNB. Yes. Yes po, going po sa ating katedral. Kita mo yung tingin ni Engineer sa akin. Ano po ba ang sinasabi ko, April? Yan po ay one way. At kung going po sa Magic Star from Panganiban, no parking po tayo dito sa right side. Minsan may makikita kayong naka-park. Pero siyempre establishment po kasi both sides yan. So we're giving motorists na or clients ng establishment to load yung mga binibili nila sa mga establishment. So loading and unloading only but no parking. Yes po. Sa right side yan. Yes po. Okay. At saka meron po tayong designated loading and unloading naman sa mga public utility. Yes, for the 3M line. Yes po. Okay. Now on the left side po, yan po ay inaalat natin na parking space. Parking space po yan. At, sorry, saan yung parking space? Sa left side po. Sa left side. Yes, so pwede naman pala. Yes po. Pero no double parking, di ba? Yes. Tama po yan. Ang galing ko. At kaya po, medyo kinatok ka na rin ba? Ma'am, bawal po mag-double park dyan. Kumatok na ba sa'yo? Hindi pa naman. Okay. Iba yung katok nga, ma'am. Pahingi ho ng number nyo. Nagpa-blush ko na yung si engineer. Engineer loko lang. Wala pa namang gumagawa. No? Okay. Kaya po maliwala, sir. Inihintay ko pa. Dagdag natin yan yung wala na po yung ating sidewalk vendors. Okay. Correct. Maayos po talaga na tignan ang ating F-Tanyan. How about yung mga nakapost? Kasi dati, tarpaulin fever, attack, tarpaulin post. Ngayon, wala akong nakikita. Ang ganda. May certain ordinance po kasi tayo na pinagbabawal na yung paglalagay ng mga signage. Ah, okay. But if there is a need, yes, then they get approval. Yes po. May from which office? Dadaan po yan sa iba-ibang opisina. Number one po is yung administrator's office natin. Okay. Doon po sila kukuha ng permit. Permit. To post. Permit, yes, to post. Okay. Permit to sabit. Okay. Yes po. Actually, question lang, kasi andyan na rin to. Marami na rin tatanong, baka sabihin din natin pinapansin. Kumusta po yung sa MH Del Pilar, lalo na pag gabi? Madaming nagsulputan dyan ng mga barbecue, inihaw, yes, and nagko-cause din nga doon ng traffic ng mga ibang, hindi naman pasaway, yung mga na mamimilihin nating mga private. Ano. Paano po yung ginagawa nating adjustments doon sa corner ng MH Del Pilar coming from the City Hall during rush time kung saan maraming namimilihin ng pang-ulam nila sa, yes, dinner? Normally po yan, nagkakaroon ng congestion after 7, after 7 p.m. At ang gumagana na lang po sa gabi, since wala na po kasi tayo ng enforcer, ang schedule po kasi ng enforcer natin is mula 7 a.m. to 6 p.m. sa ngayon. But by March kasi it's 6 a.m. to 7 p.m. Yun. Okay. So sa ngayon po sa gabi, gagana na lang po yan yung ating signage. Pero bago po umalis sa kanilang pwesto ang ating enforcer, they make sure po na clear po yung nasabing intersection dito sa Little Mexico. That's the intersection of Hilario Street. Yes, Hilario. Tama lang. So, kumbaga, ano rin, tama rin yung information dissemination na ginagawa natin. And for us, public, you know, and the private, ng mga nagda-drive, siguro konting effort part tayo dun sa hindi sa malapit sa kanto. Tapos konting lakad para naman, ano, hindi, yes, natin maabala yung mga ibang kasama natin din na nasa daan. Tama. Time check muna po tayo. It's 8:36. If you just tuned in, welcome to Kaisa Radyo Patrol. I'm Bong Clemente. Bapang Bong with Catching April. Of course. Wearing black today. Oh, yeah. And guest po natin si Engineer Godfrey Aquino ng, ayokong sabihin yung initials. Okay. Ikaw na. Eh, kasi pinag-uusapan nyo ang F. Tanyedo. Yes. Sabi ni Juni Santos, okay, maganda at maayos na ang F. Tanyedo na dating napabayaan. Ang problema nyo na lang sa lugar ng magaling na konsehal, porque counselor siya, di kaya ayusin. Di ba sa post niya sa head ng traffic committee? Hindi ko alam, hindi ko naintindihan to. Oo nga. Sorry. Okay.
Okay, let me just verify this. Okay, that's how live we are. I am not screening any of the comments. I'm just reading it aloud. Maganda at maayos na ang Eftanyedo na dating napabayaan. Ang problema nyo na lang sa lugar ng magaling na konsehal, porque councilor siya, di kaya ayusin. Di ba sa post niya siya head ng traffic committee? Oh, hindi ko alam anong ibig sabihin. Actually, sumasagot naman din po. Actually, sige, in fairness, to be fair, paano daw po tayo magpapark sa left side if ginagawang permanent terminal ng TODA ang road saan magpapark ang vehicles? Yes po. Actually, that was already addressed po. Okay. Kailan po yun kay Councilor... Ay, no. It's from Glenn Caritativo. Yes, sir. Last Monday po, we have met po yung identified nating 10 TODA terminals. All right. Oh, you can, okay. And also in connection po dun sa isang resolution naman ng ating sangon yung pangluso, mm-hmm. actually requesting yung ating mayor to remove na po yung TODA. Mm-hmm. So we have planned this. Mm-hmm. So what we're going to do is we will relocate naman, mm-hmm. yung mga TODA terminals natin along Eftanyedo, mm-hmm. to relocating them to the adjoining street naman. Okay. And by Monday po, i-implement na po natin. So yun naman pala, na-address naman. Yes po. Okay. So may message po tayo. Okay. May tanong naman. Good AM po. Problema po talaga ang colorum trike sa Tarlac. Bakit po ang dami nila na pumapasok, walang body number, walang fare matrix, at mahal maningil ng pamasahe, pero di nyo makontrol sa inyong department? Why? Sabi ni Aniceta Del Rosario from San Roque, Tarlac City. Why daw, engineer? Why? Maraming salamat po sa inyong tanong. Actually, may kasagutan po dyan. Unang-una po, we always advise Tarlacenos mm-hmm. not to patronize colorums. Mm-hmm. Now, on the enforcement side po, it's somehow hard na manghuli po ng colorum. Why? Kasi po, kapag hindi nakita ng enforcer na nagbayad, kung sakaling pang may nagpapatronize ng colorum, kapag hindi nakita ng enforcer na nagbayad si pasahero, actual, caught in the act na nagbabayad. Okay. Number one. Pangalawa po, so pag hindi niya nakita, the passenger or the tricycle driver was not caught in the act accepting the payment, yes po. Hindi pwede hulihin ng enforcer. Okay, that's one. Okay, second. Po, kapag nagkahulihan na, since we are implementing the city ordinance, meron pong 3 offenses yan. Actually, ito po yung nire-recommend natin na ma-amend man lang sana. Kasi sa tingin po namin, on the traffic management side, medyo mababa po yung penalty. Okay. Magkano ang first offense? Ang first offense po ay 500 pesos only. Okay. Kapag nakapagbayad na po si driver ng 500 pesos, mangongolorum na naman yan. Okay. On the second offense po, pag nahuli mo siya, it's 1,000 pesos. Okay. Now, on the third offense, it's 2,000 pesos plus the impounding of the sidecar. Impounding. Okay. So, meaning to say, hindi niya magagamit. Yes po. But third offense. Yes po. Ah. Ngayon po, may isang ordinance ako na check. Actually, ang sabi po sa ating BPLD, it was suspended. Now, when I check po yung penalty ng colorum sa ordinance na yun, it's 4,400. Which we are recommending na yung po sana ng ordinance na yun ay ma-implement para mabawasan na talaga ang colorum until mawala po sila. Okay. So, magandang preventive kasi ang bigat nun. Yes. Mabigat talaga. Mga pagkano ba kasi ang kita ng isang tricycle driver in a day? More or less, para lang we can put in context yung mga probably fines. Probably 300 to 500 pesos a day. Ah, okay. Depende yan siyempre sa sipag of naman. Of course, sa yes. Ganun pala yun. So kung kumikita ka ng ganun at mahuli ka, nakolorum ka, if you're caught in the act, diba, wala ka nakita for the day. Yep. So pag second offense, dalawang araw nakita mo ang mawawala. But only in the third offense na ma-impound. Pag na-impound, paano mo i-claim? May bayad din yon? May bayad po yon. May storage fee po siya per day.
Ah, may mga ganon. Yes. And also po to address Colorum, meron kami tinatawag naman na TMU Squad. TMU? Opo. Traffic Management Unit Squad. Ito naman po yung kasakasama natin with Sir Listerio, ang chief ng ating Traffic Management Unit. Kami po ay nag-roaming around the city proper to address Colorums po. Nag-operate kami every now and then. Mm-hmm. Tapos may mga nag-check kaming certain terminal ng TODA. May mga Colorum. Ang Colorum po pala, kapag nasa TODA siya, automatic yan. Mahuhuli as Colorum. Kulang-kulang ang papeles, ng mga Colorum, para naman sila yung mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Mm-hmm. Ano po ba yung estimate number of TODAs natin and the tricycle routing sa dito lang po sa population area or even sa Taynak na nasasakupan? Yes po. Para may idea tayo. Last year po nagkaroon tayo ng public forum. Yes, patawag I remember po that. Si Mayor. Yes, tama. Sa according to our data po, we have 117 TODA, registered TODA po. Okay. And then out of that po, during the public forum, may nag-attend 105 or 109 if I'm not mistaken. Oh, alright. Yes, so majority have attended this forum. Okay. Yes, nakausap po nila mismo ang ating butihin mayor. Oh. And I also have here po yung data naman ng ating mga tricycle sa buong city. Simula daw po, nung namigay tayo ng franchise sa ating tricycle, nakapagbigay po tayo ng 12,322 franchises. Okay. And simula kailan yan? Simula po nag-umpisa tayong namigay ng branding sa atin. Which is municipal ordinance pa to eh. Municipal pa siya. Okay, so few years ago. Yes. Matagal na. Kapaka-decades na siya. Decades. So matagal na. So 12,000 yes, about. Yes po, yung namigay according to the records of PPLD. Okay. However po, yung may valid franchise ay 8,186. So short ng 4,000. Mm-hmm. From the 12,000 that was initially issued, we are only down to 8,000 legal tricycles. Yes po. With franchises. Yung 4,000 plus po ay forfeited. Forfeited, meaning to say it was maybe not renewed for whatever reason. Yes, yes. Or Colorum na sila ngayon. Colorum na. Pwede po, or pwede rin na sila nag-phase out na po. Okay, okay. Meaning to say, matanda na yung tricycle nila, hindi na sila nag-renew. Okay. So technically, dapat 8,000 lang dapat ang umiikot na tricycle. Yes po, na pampasada. Na pampasada, yes. Bibilahin na. Magbibilang tayo ngayon. Anyway, ano muna tayo, pabati lang, sir. Maraming bumabati sa inya. Una-una si Consular Glenn Troy Caritativo. Sabi ni Consular, congratulations to your program. My salute to Godfrey for his efforts. Keep up the good work. Yeah. Thanks naman, engineer! Actually, engineer, feeling ko marami nag-search sa'yo. Kasi right now, ang daming bumabati na napakalamig daw ng boses mo. Wow. Nasabi daw nila, na-search nila na magaling daw po kayong kumanta. Oo nga, huwag ka mag-alala. Kakanta ka. Oo, papasample tayo. Kasample tayo. Pero sabi muna ni Japs, kasi ito nga yung pinag-uusapan natin. Yes. Sana naman, kanina we talked about the intersections, yes. Diba yung mga major intersections natin. Sabi ni Japs Gamueta, sana maglagay ng permanent traffic enforcer sa mga major intersections with traffic lights. Many motorists are disregarding traffic lights. We need enforcement. Totoo po yun. Yan naman yung gagawin natin sa March, yes. No? So we will increase the number of our enforcers. Yes. And then, tricycle kayo ng tricycle, Colorum kayo ng Colorum. Ito na nga, legal na tricycle. Ayaw naman ako isa ka eh. Tama. Pwede tama. Ba yan? Tama. Actually, may mga na-receive naman po kaming complaint na tinanggihan nga po. It's actually a violation Imagine of our ordinance. Imagine me. Pinanggihan si Ma'am April. Hindi. Natamot. Baka in English mo. Excuse me. Can you bring me to Santa Cruz, please? Okay. So,
Okay, sorry. So, anong gagawin natin? Pag tinatanggihan, pwede ba yun, engineer? Pwedeng tumanggi? Ano, so, ano ma'am, if once po na tinanggihan kayo ng isang pampasadang tricycle, all you have to do is to inform us using our hotline numbers. Which is po, for Globe users po, meron po kayo may, ito po yung number namin, 0945-319-8673. And for smart users po, we have 0949-438-5059. Hindi, follow up ako doon. Kasi before sabi nyo, di ba, kakolorong issue and tumatanggi and all. How about yung mga nakikita natin na nag-overload? Allowed ba yun? Like, for example, lalo na yung mga naghahatid sa mga schools, nakikita mo, may dalawa, tatlo nakaupo sa likod ng driver sa tricycle. Yes. How do we address that? Tama po ba yun? So, kwentong, hindi po kami konting details regarding. Yes po. Yung pong pampasada nating tricycle, kung ang pasahe po ang pag-uusapan, ang Ordinance 14-12 po, ang sinasabi lang niya doon ay pamasahe ng hanggang dalawa. Hanggang dalawa. Opo. Pero meron naman po kasing ordinance naman na patungkol naman sa private tricycle na ang maximum load limit niya ay up to 3 passengers. 3, okay. So meron sa likod ng wala driver? Wala po, bawal po yun. Ay, yung 3 sa loob lahat? Yes. Yung maliit doon na. Makasakit na ba ng tricycle? Oo naman! Alam ko yan, yung katabi ng driver. Tama. Okay. Nakatalikod ka sorry sa driver. Sorry! Oh, I bawal know that. Bawal pang back ride. Tapos once po we saw tricycle, regardless kung pampasada yan o hindi, once po na nag-over siya sa maximum limit, which is 3, huhulihin po yan ng ating mga enforcers. Yun, okay. Tapos may certain penalty, siyempre depende po sa kanilang violation. Sa mga ating mga kaisa na tricycle, so paalala po yun, bawal po mag-overload. Yes, so tama. Tama po yun. Okay. Oy, sabi ni Jules Galang, the best talaga ang CTTMG at Poso. Ang lamig talaga ng boses ni Sir Godfrey. Balita ko, singer yan. Sample on. Give us a few lines, engineer. Yan po ba? Oo, sige na. We have 10 minutes to go. Pero ang dami pang pumapasok. Oo nga na eh. Oo nga eh. Pwede po sa next tanong mo lang. Oh, sige, bago ka kumanta, at hindi namin papabayaan na hindi ka kumanta. Yes. Sabi ng isang nag-comment sa atin, pakitanong naman po sa mga kinauukulan. O, ikaw ngayon yun. Ang dami po terminal ng tricycle kahit saan at kung mag-park sila ng trike nila, pabalagbag. Palabagbag po sa kalsada. Punta po kayo sa Vegan City Ops, kailangan mo pa ng travel order, para makakuha po kayo ng idea para makita nyo ang sistema nila sa parking ng trike at discipline ng trike drivers. Thanks and good AM from Josefina Reyes of San Miguel, Tarlac City. Oh, ayan. Pumunta ka ng Vegan. Tingnan mo. Hindi, but that's true, ha? Kung mag-park sila, parang nabili na nila ang kalsada. May ganyan, Toda, po talaga. As per our observation, meron pong ganyan, Toda. However, po during the public forum with our city mayor, we have informed them na kapag Toda po, we are okay, only limiting them from 3 to 5 units. What do you mean? 3 hanggang 5 tricycle lang po ang pwede kada Toda. Mag-park? Opo. Muna. Yes, so turn by turn? Yes. O saan yung iba? Eh kasi madami sila per Toda, di ba? We are so ibalagbag na lang sa we suggested po dati na mag-come up sila ng isang system na kapag umalis yung isa, gagawa sila ng paraan para matawag naman yung isa. So I've seen that sa Matatalaib. Mayroon ganun. 3 to 5 lang sila doon sa kanto. And then from afar, pag alis, biglang tisenyas. Tapos, ganun. Kundo kasi, sa streets kasi natin, depende rin sa area. If mayroong pwedeng pagtaguan, quote-unquote, sandali, yung temporary parking ng mga mas mahabang ano. So, yun. Anyway, sir, ano lang, may bumabati din sa inyo ang president ng Spectrum Communications, si Alan Cavigting. So, good morning daw po sa inyo, good sir. Good morning, sir. Apo. Oh, sabi ni Paula Maribel, hindi na nag-aalangan sumakay ng tricycle dahil may naka-indicate na napamasahe sa yes, mga sidecar. Akalain mo nga naman. Ito po yung isang program ng ating mayor para ma-address po. Yes, yan ang nakadikit natin sa
tricycle. Para ma-address yung overcharging, nagkama po tayo ng ganito. Of course, through the leadership ng ating mayor. Ayan. You can show it sa ating streaming natin, sa live stream natin. Pero yun sa mga radyo, yung mga nakikinig po sa ating radyo, ang ibig sabihin lang ni Engineer ay may pinapakita po siyang papel sa atin na yung parang sticker siya, ma'am. Sticker siya na dinidikit sa loob ng tricycle sa sidecar. Sa loob ng sidecar. Sa loob ng sidecar. Meron po tayo bang mga public Facebook na nakapost yan para listeners can check. So kung meron po, sir, invite po, sir, pwedeng makita sa inyo tayo. Yes, sir. Aside po sa official Facebook page ng ating city government, which is yung CIO, meron naman pong separadong Facebook page ang Transport and Traffic Management. Pag login po nila sa Facebook, pwede po nilang i-visit ang the letter CTTMG, Relax City. Makikita po nila yung aming Facebook. And lahat po ng aking diniscuss, especially yung sticker po, makikita po nila natin. Even po yung mga copy or copies ng billboards na in-install natin around the city for the matrix or for the fair, makikita din po nila doon. Ayan. So lahat ng diniscuss natin, they can see it on your Facebook page, yes, diba? Pero hindi pa natin dinidiscuss. Ang alin. Ang kotong! Okay. Meron ba tayo dito? May mga nangungotong ba dito? Wala. At sa inyo ba namin isusumbong? Yes, ma'am. So far po, wala naman po kaming nakikita or narinig na mga ganyang bagay. But okay, if there is, please call us po using our hotline numbers. We'll address that concern. Meron naman po tayong HR that could correct that. Okay. Or that could, so ang kailangan lang naman nila is pangalan. Nung kung meron man, at well, wala pa nga naman, di ba? Wala pa nga naman akong nababalitaan. Yes. Thankfully, yes. Sana hindi maglaganap. Ay, okay. Pwede okay. Na. Pwede na. Pwede na. Sana hindi magkaroon. At if ever, si Engineer Godfrey, their office can address this, di ba? So, ganun. Pero, kailangan konting linya ng kanta. Patapos na tayo, Engineer. We have 7 minutes left. Kailangan konting kanta dyan. Sige po. Ang kakantayin ko pagbigyan na nga. Tapos sino po ba nag-request? Sila, ang dami nila. Wala ko. Ang dami, ayan. This one is for Blade and Adrian and Arvy. Siyempre, ang aking pinromise, Gerard. Para sa'yo tong show na to. This song is dedicated to Gerard. kanta ka na, Engineer. Bago tayo magtapos. A few lines lang. Okay. Sisimula ko lang po. Huwag naman medley, ha? Kasi wala tayong oras. What would I do without your smart mouth? Drum me in, you kicking me out. Got my head spinning. No kidding, I can't bring you down. Thank you po. Ay, tapos na. Talagang inigsahan. Diba? Pero ito din siya sa'yo. Ano nung last line? Isa pa daw. Isa pa daw, sabi ng ni Kuya Joy Franklin. Actually, binabating po namin yung mga, ayong gamitin yung veteran na term eh, pero yung mga sinasaludo nating mga broadcasters. So yan, si Sir Joy Franklin, kanina po si Kuya Jim Dison naman. Yes, yeah, sabi nila siguro, ang ginagawa itong dalawang to dito. Ayan, ang lumig ng boses naman. Alam mo na ha, pag hindi mo na-solve ang traffic, meron kayo ba trabaho? Isa pa. Isa pang linya. Okay na daw yun. Ayan, mga kaibigan. Isang oras na naman po tayong nagtalakayan. Ang bilis. We are very thankful, of course, for having you here, Engineer Godfrey Aquino. It's my pleasure po. Thank you. I hope we'll have you again. And maybe next time talagang solve na natin kung ano man ang mga problema natin sa mga tricycles at sa mga traffic situations natin within the city. As of now, we are very thankful. We've gotten a lot of good comments. You're doing a good job. Yep. So again, Engineer Godfrey Aquino, the head of City Transport and Traffic Management Group and the OIC for the Public Office and Safety for the Public,
Office and Safety Office. Poso. Public Order. Sorry, Public Order and Safety Office. Yes, ma'am. Okay, so Engineer Godfrey Aquino, maraming salamat. Thank you for the information you have shared with us this morning. Maraming kaming nalaman tungkol sa ating traffic rerouting, sa ating mga tricycles, whether colorum or original. Anong color ang nilapat? Yellow and green, mga kaibigan. Alam mo na mga kaisa. Magpapaalam na tayo because we do not have enough time as always. Mapangbong! Miki Tamuking Wednesday. Yes. Wow! And then Friday also. Of course, of course. So sa lahat po ng mga nakikinig sa DCTC 828, maraming salamat po sa pag-tune in nyo sa amin sa loob ng isang oras. At sa mga nanonood po sa amin sa Facebook, good morning, magandang hapon, good evening kung nasaan man po kayo, at maraming salamat sa pag tune inyo sa amin. Yes. So, ayan, kagaya ng nasabi, we will see you again next Wednesday. And we are on air every Wednesdays and Fridays from 8 a.m. to 9 a.m. here at DZTC 828 kHz. Ayan. Okay. So, we shall say goodbye now. Bapang Bong! Oo. Ito po ang inyong lingkod, Bong Clemente. And this is Aching April. Ito po ang Kaisa Radyo Patrol. Magkaisa po tayo bawat oras, sama-sama. Good morning! Good morning! Alam niyo ito.